Today ay sasakay tayo sa pinakabagong bus ng GV Florida Transport. Hindi para i-review, kundi para i-road test. Pero ano ba ang ibig sabihin ng road test? At bakit ito ginagawa tuwing may mga bagong bus na lumalabas? In this two-part video ay iikot tayo once again sa North Luzon. At sa road test na ito ay makikita natin kung okay ba ang pagkakagawa sa bus na ito, kung pasado ba sa standards ng GV Florida, at kung paano mag-operate ng isang Scania bus. Kaya tara, let's go! May 2024 nang ma-reveal na nga sa public ang dalawa sa pinakabagong bus ng GV Florida Transport. Ang Scania K360 bus na may body na ginawa ng Del Monte Motorworks, the DM24. Now, iba ito kumpara sa naipakita ng Scania Philippines last 2023. This is a 26-seater super deluxe bus na may 2x1 configuration. Meron itong lazy boy seats, pinakauna sa North Luzon, USB charging ports, at onboard restroom. I'm not gonna go into details regarding the features of this bus dahil meron tayong gagawin na separate video na normal yung biyahe. Instead ay magfo-focus tayo sa road test. Ano ba ang ginagawa sa isang road test? Well, basically, dito malalaman kung pasado ba sa standards ng manufacturer or bus company ang quality ng isang bus. Also, dito rin kadalasan ginagawa yung mga photoshoot. At ito yung mga mangyayari sa road test na ito. Una ay ititest kung okay ba ang pagkakagawa dito sa bus. Pangalawa ay ititrain ang mga driver ng GV Florida para maging familiar sila sa pag-operate ng isang Scania bus. And lastly, yung pinaka-exciting, iikuti natin muli ang Northern Luzon sakay nitong bagong Scania bus ng GV Florida. Kaya tara, wag na nating patagalin. Nagsimula ang araw natin sa Sampaloc, Manila Terminal ng GV Florida na ating assembly point for this road test. Kasama natin dito ang mga content creators na sino Mikey, Jeffron, at Mavigator. Na-instruct tayo na maghintay lang dito sa terminal, pero habang nakatambay tayo sa labas, may natanaw tayong paparating. Gagamitin natin para sa road test na ito ay walang iba kundi ang bus S001. Now remember, this is a road test. Everything inside this bus is subject to change in the coming weeks. Kaya kung may mapansin kayong mali dito sa bus, posible pa yung mabago bago ito magsimulang bumiyahe. Now based sa info na naibigay sa atin, maraming parating na Scania bus ang GV Florida. Meaning maraming driver din ang kailangang isalang sa training kung paano i-operate ang isang Scania bus. At pagbalik natin sa terminal ay nag-assemble na rin yung mga makakasama nating driver. Also makakasama rin natin dito yung big ng GV Florida. Naghintay tayo hanggang sa makasakay yung mga kasama sa road test na ito, at finally at 6:40 PM umalis tayo papuntang Tuguegarao City. Now we mentioned na itetest natin ang build quality nitong bus. Okay bang pagkakagawa dito? Pero habang nasa index ay meron agad napansin na mali sa isang importanteng part nitong bus. At 9:30 PM ay narating natin ang Pura Tarlac. Gaya ng mga huling biyahe natin sakay ng GV Florida, dito ang ating unang stopover. Dito na tayo naghapunan dahil malayo pa yung susunod na tigil natin. Nung nagtagal ng halos isang oras yung tigil natin dahil dito na rin inayos sa Pura yung mga napansin na mali sa bus. Good thing meron nakaready na mekaniko dito ang GV Florida. At matapos ang halos isang oras ay bumalik tayo sa biyahe. Nag-exit tayo sa Carmen, Pangasinan, and again, kagaya ng mga previous na biyahe natin sa GV Florida, dito tayo dadaan papuntang Cagayan Valley. Now since ongoing yung training ng mga driver, ay natulog muna tayo. Mahaba-haba pa yung lalakbayin natin. Nagising tayo na paakyat na sa Dalton Pass na kung saan ay tinitest na ng mga driver yung power nitong Scania K360. Medyo traffic nga lang paakyat. Now here's something you don't see everyday. Hulaan nyo kung sino ang nagmamaneho nitong bus ngayon. Thank you.
ina-atras ito kahit mataas. Nakaano ka kasi sir, hill hold. Pagpatayan sir, walang prenong hahawak dun sa unit mo, atras ka tendency no. Meron kang 5 seconds na hahawakan ng preno mo yung unit mo para hindi umatras. May lalabas yan, hill hold will release soon. Tapos mararamdaman mo, bibitewan na nung preno mo yung unit. Yun, atras na rin yung ay lalo na yun. Natin ang pangalawang stopover dito sa Aritao, Nueva Vizcaya bago mag 3 a.m. Dito rin tayo tumigil nung last time na pumunta tayo sa Cagayan. Nagstay tayo dito for 30 minutes. May mga nagkape, nag-snacks, nag-CR. And by 3:27 a.m. ay tumuloy na ulit tayo sa biyahe. Pagkalipas ang halos isang oras ay tumigil tayo dito sa Pagabag, Nueva Vizcaya. Now hindi para mag-stop over o i-check itong bus. Instead, pinasilip sa atin ang magiging bagong stop over ng GV Florida. Yun po ba yun, sir? Ah, laki pala. So, Pagabag, mapuntang Banawe, dito na yung magiging bagong stop over nila. Mawawala na yun sa Aritao. Pantry sa parita sa Aritao, apparently, nirerentahan lang daw. So dito na daw yung magiging bagong place nila. I think kata dito mga sampo, maybe more. Pero yan pa lang yung paved na area. Maybe madadagdagan pa sa sunod. Anyway, tumuloy tayo sa biyahe at maya-maya lang, inadaan na natin ang isa pang mabundok na lugar dito sa Cagayan Valley. Medyo matraffic yung pag-akyat natin dito, kaya nag-decide ako na matulog na muna. Pero sa sobrang himbing ng tulog natin, nagising tayo na nasa Isabela Province na. Once again, tumuloy tayo papuntang Tuguegarao, but this time ay dumaan tayo sa mas maikling ruta na Via Rojas Isabela. Dito tayo dumaan last 2023 nung nag-North Luzon Loop tayo. Sasabay naman yung retarder mo na yun sa preno. Pag tumapa ka ng preno mo, sasabay mo. Tapos yung cruise control, open kayo, pwede rin yung gamit. Habang binabaybay natin ang daan papuntang Tuguegarao, ay nagtuloy-tuloy yung training ng mga driver. So far, so good. At mas naging familiar sila sa pagdadrive ng isang Scania bus. But again, natulog na naman tayo dahil puyat na tayo mula nang umalis sa Manila. A few minutes later... May mga napansin pang ibang kumakalampag dahil sa dami ng bumps dito sa dinaanan natin. At dito ay nabanggit ng big boss ng GV Florida na pagka-uwi nitong bus sa Manila ay agad na ibabalik sa Del Monte Motors para ayusin yung mga kumakalampag. Ito yung isa sa reasons kung bakit importante na i-road test ng isang bus. Finally, before 9 a.m. ay narating na nga natin ang Tuguegarao City, our first destination. Though malamang lahat ng kasama natin ngayon ay pagod na, kaya for the next few hours ay magpapahinga muna tayo dito sa Tuguegarao. Yan, tawag ka lang ang natin. Ito.
And at 9:08 a.m. ay narating na nga natin ang Tuguegarao Terminal. Pagkababa ng bus ay agad tayong pinadiretso ng management sa kanilang restaurant para kumain. By the way, first time ko kumain ng soup number 5. Now, hindi lang nag-provide ng pagkain dito ang GB Florida, but also binigyan rin tayo ng kwarto para makapagpahinga after that very long road test. Thank you so much, GB Florida, for the hospitality. And by 3 p.m, ready na ulit tayong tumuloy sa biyahe. But this time, ay papunta naman tayo sa ating last destination for this video. Walang iba kundi ang hometown ng GB Florida dito sa Cagayan Valley, ang bayan ng Alacapan, Cagayan, which is around 100 kilometers from here. On the way ay marami tayong nakasalubong na buses ng Florida na talaga namang maa-amaze ka sa lawak ng ruta at dami ng biyahe nila dito sa Region 2. May mga tinigilan tayo along the way. One, para bumili ng pagkain. Para makapag-picture. At since sarili natin itong bus ngayon, may chance tayo na makapag-photo op sa mga dadaan na natin anytime we want. No, marami tayong madadaan ng may magagandang tanawin sa road test na ito. At ang isa sa mga pinaka-target natin ay ang pinaka-picturesque na tulay dito sa Cagayan. Kilala niyo itong tinutukoy ko? Tanaw na yung dito eh. Ayun, no? Ayun, Golden Gate Bridge. And after a few kilometers, narating natin ang Magapit Suspension Bridge, also known as the Golden Gate of Cagayan Valley. At since ito ang unang Scania bus na nakarating sa part na ito ng Cagayan, tumigil tayo rito para makapag-picture. Sa may kabila, parang nasa background yung... Hazard na lang. Nagtuloy-tuloy tayo at ilang kilometro na lang ay mararating na natin ang bahay ng Alacapan. Last 2023 ay hindi ko gaanong na-enjoy yung pagdaan natin dito dahil 1, hindi maganda yung pwesto natin sa bus that time. And 2, hindi natin nakunan ng maayos yung mga view. But this year, it's the complete opposite dahil maganda yung pwesto natin sa bus at nakababa pa tayo para makapag-photo op. No, marami tayong nakuhang bagong kaalaman tungkol sa bus sa video na ito. Gaya na lang ng kung paano i-operate ang isang Scania bus, ano ang ginagawa sa isang road test, at kung gaano ito kaimportante bago tuluyang bumiyahe ang isang bus. At itong Scania bus ng GB Florida, medyo maraming kailangang ayusin ang Del Monte Motor Works. May mga parts na hindi nagpa-function ng tama, and that's a good thing. After all, yun yung reason kung bakit nagko-conduct ng isang road test. Malaki kasi yung chance na maka-affect ito sa overall experience, kaya importante na makita ang mga ito bago magsimulang bumiyahe. But for now, isin muna natin hanggat hindi tayo nakakabalik sa Manila. Anyway, dumaan tayo sa bayan ng Alacapan and finally at about 6:30 p.m. pumasok tayo sa headquarters ng GB Florida. Dito tayo magpapalipas ng gabi bago tumuli sa Ilocos.
Next episode, tutuloy tayo sa ating North to South Loop / road test, sakay pa rin itong bagong Scania bus ng GV Florida. Not only that, bibisita rin tayo sa mga terminal nila along the way, tatawid papuntang Ilocos, may makikitang bus enthusiast, at marami pa tayong dadaan ng magagandang tanawin. Dito lang yan, kaya make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Thank you so much, and again, until next time. Bye!